Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay sa YouTube channel, no? Hatiran na tayo ng kapayapaan ng Diyos sa umagang ito. Nanyayang ko po ang bawat isa na iyo ko ang luulo at tayo po yung taimtim na manalangin. Mahabaging Ama na nalulugod na makipag-usap sa amin sa pamamagitan ng salita. Ipagkalubong po sa amin ngayon ang lahat ng biyaya upang hindi kami maging tagapakinig lamang ng iyong salita, kundi mga tagatupad din naman. Bigyan mo kami ng biyaya ng iyong banal na Espiritu upang patuloy kami manalig sa ipinapahayag sa amin. Ama, ipagkalob mo nawa sa aming marinig, basahin, matutuhan at maisabuhay ang mga ito upang sa pamamagitan ng kaaliwa ng iyong banal na salita ay aming yakapin at panghawakan ng maigpit ang pinagpalang pag-asa ng buhay na walang hanggan na iyong pinagkalob sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Naway dalhin namin ang kaluwalhatian at karangalan sa iyong pangalan sa lahat ng aming ginagawa, gaya ng ginawa mo sa amin sa larawan ng iyong anak na si Jesucristo. At ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Praise God! Magandang umaga pong muli, mga kapatid at mga taga-subaybay, no? Magandang umaga rin sa ating mga panauhin, no? Sa ating paksa ngayon, nais natin pong isaalang-alang ang pangangailangan at kahalagahan ng isang wastong pamumuhay Kristiyano. Ever since, yan po yung plano ng Diyos. Ang daan patungo sa isang malusog na pamumuhay spiritual ay hindi po madali. Hindi ito tulad ng isang daanan na basta lalakaran natin. Sa halip, ito po ay isang landas ng buhay na kailangang ingatan. Ano po sa tingin ninyo ang pinakagusto ng tao sa buhay? Napaka-obvious, di po ba? No? Tiyak na pera ang isasagot ng tao. Marami pong tao, ganyan ang pananaw. Ang sabi ng ilan, basta may pera ka, wala kang problema, at mabubuhay ka sa mundong ito ng masayang-masaya. No? Generally, paano natin tinitingnan ang tao? Paano tinitingnan ang tao ang buhay? Sa halip na pagtuunan natin ang mga negatibo sa buhay ngayong umaga, mas mabuti atang pagtuunan natin ang lampansin, ang kahalaga ng isang malusog na buhay spiritual, no? Kailangan po kasi pangalagaan natin ang mga prinsipyong matibay hindi lamang para sa isang malusog na buhay kundi malusog na buhay spiritual. Yun ang importante. Upang mangyari, kakailanganin nating magtakda ng mga tamang pamantayan, mga layunin upang maisagawa ang mga prinsipyo ng Biblia upang sa gayon makapamuhay tayo ng mas malusog at kapakipakinabang na pamumuhay Kristiyano. So, paano tayo bubuo ng isang lubos at malusog na buhay? Paano po natin i-define ang isang malusog na individual? Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Ang mabuti, basahin natin muna ang sinasabi ni Apostol Lucas sa Lucas 2:52. Ang sabi niya, patuloy na lumaki si Jesus. Lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Si Jesus po ay lumago sa karunungan at pangangatawan. Physically, spiritually, siya ay lumago. Lumago po siya psychologically, physically, spiritually, and socially. Isang pangkarniwang tao. No? Pero malusog. Sa madaling salita, ang isa pong taong malusog ay kumikilos ayon sa idinisenyo at inilayon ng Diyos para sa kanya. Meron kasing padron niya ng Diyos eh. At ang Diyos na yan, ang siya nagbibigay. At doon po sa Biblia, ang kalusugan
ay kabuuan ng isang individual na malusog na tao physically, mentally, emotionally, socially, at nasa malagong spiritual na kalagayan. Alam natin ito eh, naiintindihan natin ito, pero kung minsan hindi nagre-reflect sa buhay natin. Maraming mga Kristiyano ang marunong at nakakaunawa, pero pagdating po dun sa execution, doon po medyo nagkakaroon ng konting bara, no? Meron po dalawang rhetorical question na kailangan nating isaalang-alang sa umagang ito. Ang tanong eh, mahari bang maging malusog physically, mentally, emotionally, socially ang isang tao kung hindi siya malusog spiritually? Kalawang tanong ay, mahari ba tayong mabuhay sa paraang nais ng Diyos kung hindi tayo nakaugnay sa Kanya? Ang sagot po ay maliwanag at malakas na hindi. Para kanino ngayon ang buhay mo kung ganun? Ngayong umaga, may isang napakahalagang tanong na kailangan nating sagutin lahat. At ang title ng ating paksa ngayong umaga ay, What Am I Living For? No? Sino po nakakatanda? Meron bang dumadating sa isip nyo itong... Alam nyo, ito po yung ginawang awit noong 1970. Marami sa inyo hindi pa pinanganak. Ito ay inawit ng isang Pilipinong mga awit na ang pangalan ay Eddie Peregrina. Kaya alam, itong awit na to ay love song. Hindi siya inialay sa Panginoon. No? What am I living for? O nga, no? Kung susuriin natin ang buong katapatan ng buhay natin ngayon, honestly, paano natin sasagutin ang tanong na para saan ako nabubuhay o para kanino ako nabubuhay? Para kanino? Para saan? Masasabi ba nating sapat na ang mabuhay lamang ay sapat na? Ano ang kailangan nating isipin at gawin sa buhay? No? Ano ang gagawin natin sa ibinigay ng Diyos sa atin? Bakit mahalagang pag-aralan ang buhay na ito? Bakit kailangan magtanong tayo? Basahin natin ang sinabi ni Apostol Pedro sa 1 Pedro 4:1-6. Dahil si Kristo yung nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa magtiis. Sapagat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa nasa ng laman. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hintil. Kahalayan, masasamang nasa ng laman, paglalasing, walang tigil na pagsasaya, pag-iinuman at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumaman o sumasama ngayon sa kanilang maguling pamumuhay, kaya kayo'y sinisiraan nila. Ngunit mananagot sila sa Diyos na hahatol sa mga buhay at sa mga buhay at sa mga patay. Ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y nahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang tinutukoy dito ay may kinalaman po doon sa pagtitiis. No? Dapat handa tayong magtiis, dapat handa tayong mamuhay na may kapangyarihan ng Espiritu na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kailangan po ito. Ito yung mga elementong kailangan ng isang namumuhay na Kristiyano. May mahalagang layunin kasi ang buhay. Well-defined po ang proposal ng Panginoon sa atin. Yung mga tinuturo niya sa atin, yung mga layunin niya, ay maliwanag po yan. Kanyang inilalahat yan. Hindi lang basta tayo dapat nabubuhay sa mundo, kumakain, natutulog, okay na. No? Hindi po ganun. Samantala, kailangan nating tingnan, ano nga ba ang layunin ng Diyos sa atin? No? Let's check it out. No?
Bakit nga ba? No? Samantala, basahin naman natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham doon po sa mga taga-Pilipos. Sa 1, chapter 1, verse 20 to 26. Ang sabi niya ganito, ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng panahon, ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay o sa kamatayan man. Ito talaga po yung purpose ng buhay. Well-defined. Ang mapaparangalan si Kristo sa buhay o kamatayan man. Wala pong ibang layunin ng tao. When we were created by God, that's the only purpose. No? Bakit sinabi ng Apostol Pablo ang ganito? Basahin natin yung verse 21. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Malinaw sa kanya. No? Napakalinaw. Napakalinaw para kay Apostol Pablo kung para saan gagamitin ang buhay. Ituloy po natin yung verse 22. Ngunit, kapag ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakipakinabang din sapagkat ako'y makakagawa pa ng mabubuting bagay. Hindi ko malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Gusto ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. Ngunit, alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo ako may pagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo. No? Noong time na isinulat ni Apostol Pablo ito, nasa loob siya ng bilangguan, nakakaranas po siya ng iba't ibang hirap sa buhay, sa lahat ng larangan, hindi normal ang buhay niya rito. Pero kanino nga ba tayo nabubuhay? No? Alam niyo, meron akong article na nabasa tungkol sa kwento ni Leonard Griffith. No? Ito yung nabasa ko sa This is Living. Ganito po yung takbo ng kwento. Isang kabataang lalaki ang pumunta kay W.E. Gladstone noong siya ay punong ministro pa ng Inglaterra. At sinabi ng bata, Mr. Gladstone, salamat po sa pagbibigyan niyo sa akin ng ilang minuto upang pakinggan po ang aking plano para sa hinaharap. Alam niyo, sir, gusto ko po mag-aral ng law. Oo, sabi ng ministro. At ano naman? Gusto ko makapasok sa Bar of England. Ah, okay. At ano kung gayon? Umaasa po akong magkaroon ng pwesto sa Parliament sa House of Lords. Okay. Ano kung gayon? Sagot ni Gladstone. Siyempre po, umaasa akong makagawa ng magagandang batas para sa Great Britain. Ganon. At pagkatapos, then, sir, umaasa akong paglipas ng panahon, magre-retiro na ako para ma-enjoy ko naman ang buhay. Ah, at ano kung gayon? Matigas sa tanong ni Mr. Gladstone. Nalito ang binata. Pagkatapos ay sinabi, hindi ko na po maisip kung ano pa ang kasunod na iyang sagot ng binata. So, ano ngayon? Eh sapagkat kung magkagayon po sa palagay ko ay pwede na akong mamatay. Oo, tapos, tinitigang mabuti ni Gladstone ng binata at sinabi, nabi sa binata, binata, isa kang mangmang, muwi ka na at pag-isipan mo ang buhay. Maraming ganyan eh. Yung buhay, inialay sa kanilang vocation, sa opisina, sa trabaho, everything. Sa pag-aakala na ito ang magbibigay sa kanila ng magandang kinabukasan, ng magandang buhay. No? Umuwi ka na at pag-isipan mo ang buhay. Tama. Kailangan talaga natin pag-isipan ang buhay. Mahalagang masagot natin ang tanong na para saan at kanino ako nabubuhay. Importante yun eh. Nabubuhay ka lang ba para sa asawa mo?
Alam niyo, ang sagot sa tanong na ito, ang magpapasya ng tamang direksyon sa buhay. No? Kung mali ang pasya, mali ang direksyon. Kung malabo ang direksyon, malabo rin yung layunin. Kung hindi mo alam ang yung layunin sa buhay, madada ka lang ng agos ng panahon nang akala mo mabibigyan ka ng kaligayahan sa buhay. Maraming tao, yan ang kanilang mga aspiration. Sa magtrabaho ko na magtrabaho, magsikap ka na magsikap. Wala na pong inaalala eh. Nakalimutan niya. Yung kanyang sarili, nakalimutan niya, bakit siya nag-i-exist? Bakit siya nandito? Hindi niya alam yun eh. Basta alam na ko lang, magtatrabaho lang ako. Kailangan magpakasipag ako para maganda yung take home. Makakain ng masarap. Mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak ko, etc., etc. For them, very noble na po yun. No? Kaya nga, napakahalaga na maging malinaw at tama ang sagot sa tanong na, para saan ako nabubuhay? Kailangan sagutin natin yun. Eh. Para saan ako nabubuhay? Para kanino? No? What am I living for? No? Gaya ng inilarawan ng kwento ng binata at ni Mr. Gladstone, ang lakad sa buhay na ito ay dapat na pag-isipan ng malalim. Kailangan maunawaan ng buong linaw ang tungkol sa katotohanan ng kamatayan at kung ano ang hinaharap ng tao pagkatapos. Hindi na sumasagi sa isip ng tao minsan yan. Iniisip lang niya. Yung everyday na takbo ng buhay niya, yun lang inaalala niyan. Wala nang iba. No? Dapat ting isama ang pagsasaalang-alang sa kawalan ng katiyakan ng buhay. Isipin natin yun. Upang kung dumating man ang kamatayan, hindi po masayang ang pakinabang na gaya na sinasabi ni Apostol Pablo. No? Malinaw na nakatingin si Apostol Pablo sa direksyon ng kanyang layunin. Life has a purpose. Life has a purpose. Hindi tayo singaw rito na bisang sumulpot lang tapos mabubuhay na, kakain, matutulog. Hindi po. Maliwanag yung kanyang direksyon, maliwanag yung kanyang layunin. Ang layunin ito ay kanyang sinasaalang-alang para sa kawalang hanggan. Alam niya matatapos ang buhay. May yung life merong end eh. Alam mo yun eh, no? Diba? Minsan din na natin iisip yun na ganun din tayo. Mabuhay man tayo ng mahaba o maikli, no? Ang layunin ito ay matutupad. Sa madaling salita, ang layunin ni Apostol Pablo ay nakasulat sa Pilipos 1:21. Ano sabi niya? Sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Di na po. Para sa kanya, si Kristo ang buhay niya. Nakadugtong doon. Doon umiikot ang buhay niya kay Kristo. At ang sabi niya, kahit kamatayan, pakinabang. Wala hong lugi. In the end, walang lugi. Kasi kahit kamatayan, pakinabang pala eh. Bakit? Kasi makakapiling mo na ang Panginoon eh. Ano, imagine mo yun? Diba? Ang buhay po ni Apostol Pablo ay si Kristo. Kaya kahit kamatayan, ang sabi niya, pakinabang po ito. Ito rin ang pamantayan na hinaharap natin sa panahong ito. Ito'y pagsubok na kinakaharap nating mga mananampalataya. Ang bawat tao ay nagsasabing si Kristo ay tagapagligtas. Yung mga tao nagsasabi na si Kristo ay tagapagligtas, dapat sagutin niya ang tanong na, masasabi ko ba ng buong katapatan na para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang? Masasabi mo ba yan sa sarili mo? Yan po. Napakasimple. Hindi naman malalim na malalim ang kahulugan yan. Kapag nasagot mo ito ng oo, nasagot mo na ang pinakamahalagang tanong sa buhay mo. Sapagkat para sa atin, sa totoo lang, si Kristo ang ating buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Wala kong iba yun. No? Yan ang purpose ng life. That is life purpose. No? Dapat hangarin ng bawat Kristiyano
ang mabuhay para kay Kristo upang ang kamatayan ay maging pakinabang. Biro mo na matay ka na, may pakinabang pa. Kawawa yung mga walang Kristo. Ang kamatayan sa kanila ay kahindik-hindik, parusa. No? Suriin natin ang buong katapatan ng ating buhay sa harapan ng Panginoon. Pagka nagpipray tayo, let's be honest. Huwag tayo masyadong magpipray tayo ng parang prayer ng Pariseo. Let us pray honestly. Halungkatin natin ang ating kalooban. Saan ba talaga napupunta yung mga desires natin? Saan ba talaga, nasaan ba yung destination na gusto natin? Ano ba ang gusto nating gawin sa Panginoon? Ano ba ang layunin natin sa buhay na to? Sa napakahabang journey na to? Kailangan saliksikin natin yan. Kailangan natin sagutin ang tanong na Roma number 1. What does it mean to live Christ? Sagutin natin yan. What does it mean to live Christ? Anong ibig sabihin ng ipamuhay si Kristo? At paano natin maipapamuhay si Kristo? Paano? Marahil nag-iisip kayo. Paano nga ba? Well, puntahan natin yung letter A. To live Christ means to live in union with Christ. To live in union with Christ. Ang konsepto ng pagiging na kay Kristo, quote and quote, ay maliwanag para kay Apostol Pablo. No? To live Christ, no? Ipinadala niya ang liham sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Pilipos. Nagpadala siya ng liham at basahin natin ang nilalaman ng liham na to sa Pilipos chapter 1, verse 1. Ang sabi niya, mula kina Pablo at Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus, take note ha, mga alipin ni Kristo Jesus, para sa mga taga-Pilipos na tagasunod ni Kristo Jesus, gayon din sa mga taga-Pangasiwa at mga taga-Paglingkod. Lumundag tayo ng konti, punta tayo sa verse 7. Minamahal ko kayo, kaya dapat lang na pahalagahan ko kayo ng ganito at dahil magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos, noon pa man nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita at kahit ngayong ako'y nakabilanggo. No? Maliwanag po yung na kay Kristo. Yung buhay kasi natin, kung hindi po nakasalig kay Kristo, kung wala kay Kristo, ano pong kabuluhan ng buhay natin? Come to think of it. What will happen? Ang buhay natin laging nasa future. Kasi yung pinamumuhay natin ngayon, ngayon lang yun. Pero may pupuntahan yan. Kaya yung destination natin, yung final destination natin is very, very important. What will happen when we reach the line? Anong mangyayari? Naisip na ba natin yon? Ah, naghahanap buhay ako kasi ang destination ng paghahanap ko ay para makabili ng bagay, para makabili ng property, para gumanda ang buhay ko. Yun yung destination ng maraming tao. Pero, what about our life? Paano yung buhay natin? Nakabili ka ng property, pag namatay ka yung property mo, makikinabang ibang tao, hindi mo naman pakikinabangan yan eh. Pero yung mamatay ka kay Kristo, may pakinabang. Get mo? Wala kasing pakinabang doon sa mga material. Gains, whatever it is, yung pinaghirapan mo, minana mo, tinanggap mo, niregalo sa'yo, everything we have, everything we own, nothing. Get nyo? Common sense, gamitin mo isip mo, oh nga no? Ang dami mo namang nakitang namatay na nasa inyong bahay nila, kanina naiwan. Kanina naiwan yung sakyan, yung kotse, kanina naiwan yung mga yaman nila. Napakinabangan ba nila? Yung na kay Kristo, ang linaw kay Paul, mamatay man ako, ang kamatayan ay pakinabang sa akin. Get mo? May pakinabang. Patay ka na, may pakinabang pa. Sa sanlibutan, walang ganyan. Wala pong ganyan. Sa sandaling ang isang tao ay tunay na nananampalataya kay Jesu Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, siya po ay kaakibat na sa buhay ni Kristo. No? Wala nang hiwalayan yan. Nakakawing na yan, nakakapit ng mabuti yan. Pag-isipan mo, nakaganyan ka ba?
nakaganyan ka sa kanya, mahigpit. O baka pag-anong-ganong ka lang. Wala. Wala akong kabuluhan yun. No? Walang hiwala yan. Once you accept Christ as your Lord and Savior, that's for eternity. Wala nang... Hindi matatapos yan. Hindi matatapos yan. May pakikiisa kay Kristo. Si Kristo na ulo ng katawan, ang iglesia. Kaya nga, yung na kay Kristo ay tagasunod at tagapaglingkod niya. Kaya ang buhay niya hindi nahihiwalay kay Kristo. Ganito po ang sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa 6G hanggang 11. Ano po sinabi? Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Next. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit, buhay naman dahil sa Diyos sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Ayan, linaw. Life is without purpose, without Christ. Maraming taong matatalino, marurunong, nando sa Senado, nasa Kongreso, hindi nila maliwanag na nauunawaan kung ano yung life with Christ. Namumuhay lang sila araw-araw kung ano yung mga ginagawa nila. Yun lang. Wala na. Kaya walang purpose eh. Yung life walang purpose. Sayang naman. Minsan ka lang dadaan sa mundo tapos ang buhay mo walang maliwanag na layunin. Come on. Bagamat ito ang tunay nating katayuan sa harap ng Diyos, kailangan nating tumatag sa pagtitiis. May mga gagawin talaga tayo, hindi mahirap. Tapos na yung mga bakasyon natin, tapos na yun. May mga pagtitiis tayo sa mga realidad ng ating kalagayan. Ito yung reality ngayon, ito yun. Yung kahapon, tapos na yun. Ito yung reality ng pang-araw-araw nating buhay. Malakas ka ngayon, bukas isipunin ka, uubuhin ka, kailangan mong pa-check up sa doktor, kailangan bumili ng gamot. Mamaya, kailangan mong mahiga. Nakababad ang likod mo sa higaan, hindi ka makabangon. Bubuhatin ka para dalhin sa ospital para pa-check up. Tapos hindi ka na makakauwi, iiwanan ka lang sa ospital para intayin yung huling sandali ng hininga mo. That's life. Ganun lang ang buhay. Yan ang reality. Ano nangyari sa buhay mo? Di wala. Kasi wala naman yung Kristo eh. Pag wala si Kristo, wala akong... Alam niyo, na-realize ko to kaya alam pa, 1988. Doon ko nakita. Di naman tagal. 1988 ko lang nakita. Noong time na yun, nangangapa pa ako sa dilim. Hindi ko alam. Saan ang destination? Hindi ko alam. 1988, mga kapatid. Life is reality. Ang tagal. Saan ka umikot-ikot, ang daming umpog, ang daming dapa. Yun pala, ang kailangan mo pala si Jesus lang. Kaya pag wala kay Kristo, wala. Wala talaga. Maniwala ka na pag-isipan mo habang nakaupo ka. Wala kang pupuntahan sa mundong ito, tanda mo. Ang future nasa kamay ng Diyos. Ang future, alam niya. Yung destination natin, alam niya. Siya nakakaalam. Yun po yun. Kailangan tayong makapamuhay ng may konting pagtitiis. Makibahagi tayo sa paghihirap ng Panginoon. Patulad ng kanyang naging kamatayan. Ganyan-ganyan mismo sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Punta natin yung Philippians chapter 3 verse 10. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Ano? Yun yung kanyang aim.
Looking forward na to meet Christ and to know Christ. Ha? Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Kung meron kang pangarap, yan ang gawin mong pangarap. May kabuluhan yung pangarap na yan. Huwag kang mangarap na yumaman at... Kasi yung pagyaman, nasa kamay ng Diyos yan. Kung gusto kong pagyamanin ng Diyos, wala namang problema eh. Di ba? Huwag mo nang pangarapin yun. Magtrabaho ka, kumain ka, ayusin mo relasyon mo sa Diyos. Magpakatatag ka sa Diyos. Kaya minsan, kamukha ng pagpunta sa church, pupunta ka lang sa church pag naalala mo. Hindi. Mali-mali yun. Eh, di ba? Ganun ang tao eh. A-attend ka ng church kung kailan mo gusto. Hindi ka nakikinig eh. Ang church, ginagamit ng Diyos yan para matuto ka, para maintindihan mo. Nagko-communicate ang Diyos sa'yo sa napakasimpleng paraan para maunawaan mo yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Eh pupunta ka na ito, madalang ka pa sa patak ng ulan, eh ano matututunan mo? Ano maintindihan mo? Ang natututunan mo yung sa kapitbahay, yung doon sa loob ng komunidad, yun ang matututunan mo. Wala, hindi ka uunlad. Ba't hindi mo italagay yung sarili mo bilang panimula? Mag-start ka. Umaten ka ng umaten. Talagang hangarin mo. Dapat kinasasabikan mo siya Sabado pala ng gabi. Gustong-gusto mo, sabihin mo kung may mga kasama ka sa bahay, uy, maganda na kayo, bukas pupunta sa church. Kasi nananabik ka, kasi yung direksyon ng buhay mo nagmumula sa Diyos. Sa Kanya nang gagaling ang... Eh kung wala ka napapakinggan, ano, paano? Wala. No? Ang Diyos, ang lahat-lahat sa atin. Pinaka-importante siya sa lahat. Makikita mo, hindi pala pera importante, hindi pala trabaho. Makikita mo. Siya ang lahat-lahat sa atin. Basahin natin yung sinasabi ni Marcos sa 12:30. Ano sabi niya? Tingnan niyo, pakinggan niyo. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Diyan magmumula ang karunungan sa Kanya pag inibig mo siya, pag nananabik ka sa Kanya. Yung lahat-lahat, yung buong puso mo, yung buong kaluluwa mo, yung buong pag-iisip mo, tsaka yung buong lakas mo, diyan mo dalhin, diyan ka mag-invest. Yung time mo. Eh, sisipot ka sa church. Paminsan-minsan nga, late pa. Ano? Paano malulugod ang Diyos sa atin pagka ganyan? Life has a purpose, kapatid. May layunin. Hindi aksidente ang pagkaparito natin sa church. Merong purpose ang Diyos. Alamin mo kung ano, layunin ng Diyos. Ba't ka dinadala ng Diyos sa church? Ba't ka nakikinig ng mga salita mula sa Kanya? Ang ibig lang sabihin ito, ipasakop natin ang lahat ng ating pag-iisip, damdamin, salita at gawa sa Panginoong Jesucristo. Ipasakop natin, hangarin natin, bigyan siya ng kaluguran sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Eh kung gagawin natin, ano ang magiging resulta niyan? Meron ba tayong pakinabang diyan? Di ba sayin natin Colossians 1:10? Ang sabi, sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Kaya maraming tao na pumunta ng church, di kilala ang Diyos eh. Ito nyo na? Kasi kulang nga eh. Hindi niya naiintindihan eh. Pag nagtrabaho siya, 8 hours or more than 8 hours, talagang working hard. Ganun ka, init. Ganun. Kasi nakatingin sa pera. Kaya trabaho ng trabaho. Maski mapuyat, sige, bahala na. Pero kahit minsan di napuyat sa Panginoon. Kahit minsan di napuyat sa Panginoon. Very sad, no? Sabi mo, pero sa trabaho, kaya niya magpuyat. Yung mga nagwo-work sa may call center, nagtsatsaga sa mga noodles lang para magkapi-kapi lang, para makapagtrabaho. And what do you get? Pera? Hindi naman nakakasapat yung pera. Kaya mahalagang masagot po natin yung katanungan, para saan at para kanino ako nabubuhay ngayon? Yan ang importante. Kasi diyan mag-uugat lahat ng bagay eh.
Pagka malinaw sa atin yan, well-defined yung purpose of life, makikita mo ang resulta. Makikita mo. Yung sinasabi nito. Yan ang resulta. Lalawak ang pagkakilala mo sa Diyos. Pagka lumawak yan, magiging marunong ka. Alam mo nang dalhin kung saan mo dadalhin yung panahon mo. Yung lakas mo. Yung pag-iisip mo. Alam mo na, may direction ka na. Get mo? Para kay Apostle Pablo, alam niya kung sino ang pinakamahalaga sa buhay niya. Dagdagan natin, basahin pa natin yung Colossians 3:11, ikalawang bahagi. Sabi niya, ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Get nyo? Kasi si Kristo ang lahat-lahat sa atin at siya ay sumasa lahat. Ang galing ng Panginoon talaga, no? Talagang minsan, yung paghanga mo, ibang klaseng paghanga, yung bang hindi mo masukat, hindi mo mawari, bakit? Alam niyo, blessed na blessed ako. Yung napakasimple, no, na ng panalangin, ano. Wala kang pag-aalala pagkatapos mo mag-pray. Parang, alam niyo, parang nalusaw lahat yung mga bigat sa katawan mo, nakakalong sa balikat mo. Yung isip mo parang lumiwanag, no? After prayer. Ang Diyos nakikinig sa prayer. Ang galing ng Diyos eh. Alala ko po yung prayer ng church, prayer ng prayer warrior, na hindi ko maaaring hindi bigkasin, hindi maaaring hindi ko sabihin. Yun ang dadama kong pasasalamat sa Diyos. Alam nyo, yun ang nangyari sa apo kong kay Troy. Sobra. Eh, paano kung wala tayong ganyan sa Panginoon? Paano yun? Magdudusa tayo kamukha ng ibang tao. Walang matawagan. Nagmamakawa kung kanin-kanino. Tayo hindi kailangan eh. Pag may problema tayo, nakakalapit tayo sa Panginoon by prayer. Madali. Ang Diyos mapagbigay. Sobrang blessed talaga. Kaya nga sabi ko, this calls for a celebration. Kasi hindi ko maaaring palampasin eh ang kabutihan ng Panginoon talaga. Sobra. Hindi mo na ma-express kumisan. Parang ang hirap pulutin yung mga salitang gusto mong banggitin sapagkat lahat ito mababa ito eh sa harapan ng Diyos eh. No? Very limited yung words na alam nating sabihin eh. No? Kaya lagi na lang natin sinasabi, Lord, tinataas kita sa buhay ko. Wala na tayong masabi. Get nyo? Ang Diyos ang nagbibigay, siya ang nagbibless. Tayo ang gagawin lang natin, magpapasalamat tayo sa Kanya. Mahirap pong hiwalay sa Diyos, mga kapatid. Mahirap yan. Si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Puntahan din natin yung Efeso 1:23. Ang iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Siya ang pumupuno. Siya ang kapuspusan. Ang katawang ito ang kapuspusan ni Kristo. Pag wala si Christ, empty tayo. Empty. Wala tayong laman. Pag wala si Christ sa buhay natin, wala. Ligaw tayo. Hindi natin alam. Nasa dilim tayo. Kailangan natin siya. Kailangan natin siya. Na-imagine ko nga po yung 32 years na church natin. Grabe, oh. Biro mo, sa dating na March 12, 32 years na tayo, parang kahapon lang yon. Parang kahapon lamang yon. Feel na feel mo pa. Parang hindi mo nakakaligtaan yung mga nangyari. Parang andyan lang. Pag binabalikan mo, yung katapatan ng Diyos, nasa atin. Kaya, sayang yung mga taong wala niyan. Siya ang lahat-lahat sa atin. Sa bawat aspeto ng buhay natin, dapat ang Panginoong Jesucristo ang gawin natin sentro
ang maluwalhating persona. Siya ang ating center of life. Walang iba. Huwag kayong gagamit ng iba. Siyempre, ang karanasan natin sa buhay na naki Kristo, isa pong proseso yan. No? Hindi lahat ng bagay na gusto natin ay naisa sa katuparan sa buhay na ito. Kaya, ganun din si Apostol Pablo. Kaya nga sinabi na, hindi kasi lahat ng gusto natin mangyayari na eh. Hindi naman ganun eh, no? Merong perfect time ang Diyos dyan para sa mga bagay na yan. Kaya, minsan, hindi naisa sa katuparan ang lahat. Ganito po yung sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos 3:12, pakinggan nyo. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit, sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Yan ba ang purpose ng life mo? Tinawag ka ba ni Kristo Jesus? Kung tinawag ka ni Kristo, life has a purpose. Kung hindi ka tinawag, ano? Get mo? Black and white po siya. Wala pong gray area rito. Kung tinawag ka ng Panginoon, may purpose. Kung tinawag ka ng Lord sa church nito, may purpose ang Diyos sa'yo. Get mo? Kung bakit ka nagtitiis, kung bakit ka nagtsatsaga, kung bakit ka nananatili, sapagkat alam mo na mayroong layunin ang Diyos sa buhay mo. Get mo? Sinisikap mo makamtan yung gantimpalang ipinangako ng Diyos. Kaya baliwanag sa'yo na ito ang dahilan kung bakit ka tinawag ng Panginoon. May purpose, may layunin ka sa church na ito. Hindi ka lang basta taong ordinary na uupo-upo dyan. No. Ang buhay natin ay mayroong layunin. No? Kaya kailangan natin ingatan ang buhay natin. No? Sapagkat kahit na ang mga maka-Diyos ay hindi po exempted sa tukso ng sanlibutan, minsan binibili natin yung tukso na yan eh. Kailangan natin labanan yung pita ng laman, yung pita ng mata, yung pagmamataas sa buhay. Sundin natin ang sinasaad sa aklat ng unang Juan 2:16. Paalala lang po ito. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito, pagmamalaki, ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Pride. Mayabang. Totoo po ito. Kaya bawat tunay na anak ng Diyos ay kailangan po talagang magkaroon ng focus na mamuhay sa katotohanan. Sa pakikiisa kay Kristo sapagkat siya ang lahat-lahat sa atin. Kailangan maunawa natin kung anong ibig sabihin ng mabuhay kay Kristo. Puntahan natin yung letter B. Sabi ko kana, letter A, to live Christ means to live in union with Christ. Letter B, to live Christ means to exalt Christ through everything we do. Yan ang purpose ng life. Hindi ka na maliligaw. Yan ang purpose ng buhay. Get nyo? Pag hindi nakatali kay Kristo, wala pong purpose. Kailangan patatagin ni Apostol Pablo ang pananampalataya niya. Kailangan niya magtiis hanggang wakas. Ganon din po tayo. Para kanino tayo nabubuhay kung hindi naman tayo susunod sa kanyang kalooban? Para saan yung buhay na ito? Para saan ang buhay kung hindi natin siya luluwalhatiin? No? Para saan ang buhay kung hindi natin lubos na pararangalan at luluwalhatiin si Kristo sa buhay na ito? Kanina, ganda ng huling inawit natin. Yung huling-huling inawit natin, ang lakas ng boses ko sa likod. Kasi nabibless ako eh. Damandama mo yung katotohanan ng awit. Luwalhatiin ka, Panginoong Jesus. Luwalhatiin ka. Yun lang. Yun lang may bibigay natin eh. Yung binigay natin, hindi nga natin na ibalot sa sobre. Di ba? Tinataas lang natin ang kamay natin. Binubuka lang natin mga labi natin. Pinaparangalan natin ng Diyos. Simple, simple. Kasi wala tayong may babalik sa Kanya. Get nyo? To live Christ means to exalt Christ through everything we do. Everything we do. Everything we do. Dapat ganito mag-isip ang bawat mananampalataya. Alalahanin natin na si Kristo ang makapangyarihang Diyos. Amen? Si Kristo ay makapangyarihang Diyos.
Siya yung may likha ng San Sinukob. Do we agree? Yes. Yes. No? Tanungin mo ang yung sarili. Did you happen to ask yourself, bakit nga ba ako nilikha ng Diyos? Sino sa inyo nagtanong yan? Lord, bakit mo ako nilikha? Sino sa inyo nagtanong yan? Wala. Ano yan? Hindi mo tinanong na, Lord, bakit ako nandito sa mundo? Ba't mo ako nilikha? Ba't ako pinanganak? Ako, maraming beses ako nagtanong yan. Ano kaya ang purpose ng life sa mundong ito? No? Bakit kaya ako nabubuhay sa mundong ito? These are plain questions we need to answer. Aksidente lang ba na isinilang ako? Ano to, nagkataon lang? Kung siya ang lumikha sa atin, meron siyang layunin para sa atin. Paano ko dadakilain at tuluwalhatiin ang lumikha sa akin? Yan ang mga tanong na dapat natin sagutin. No? Marami pang ibang tanong na pwede natin itanong sa buwan. Subalit alam niyo, ang malungkot po na katotohanan, iniisip lamang ng tao yung kanyang sarili. Iyan yung reality. No? Tumatawag lamang sa Diyos sa tuwing dumarating ang pangangailangan, ngunit wala naman talagang pagkakilala sa Diyos. Binabanggit nila yung salitang Diyos, pero hindi nila kilala ang Diyos. Para sa marami sa mundong ito, ganoon ang Kristong kilala nila. No? Nakalimutan niya nila na siya ang mismong na si Jesus ang karilagan ng Diyos. Siya yung karilagan ng Diyos. Mas maliwanag siya kaysa sa ano pa mang liwanag sa mundo. Siya ang pinakamaliwanag sa lahat. Subalit, hindi siya nakikita sa mundong ito sa ganoong paraan. Kaya, kailangang maihayag ang kaliwanagan ni Kristo upang makita ng tao ang katotohanan tungkol sa Kanya. Sino magdadala niyan? Mangyayari lamang yan sa pamamagitan natin kung paano natin pinangahawakan at sinusunod ang mga katotohanan ito. Kung hindi tayo nagsasalita tungkol sa Kanya, hindi malalaman ng mga taong hindi nakakaalam. No? Pero pag nakilala na ang Panginoon, dadakilain nila siya, no? Sila ng mga nag-aalinlangan ay mananampalataya. Manggagaling po yan sa mga Kristiyano. No? Yung liwanag, tayo nagdadala ng liwanag sa mga dilim ng buhay nila. Ginagamit tayo ng Diyos. Kung isa sa alang-alang po natin ang kalagayan ni Apostol Pablo, kaya si Apostol Pablo ang tinututukan ko ngayong umaga kasi yung mga liham niya, address para sa atin lahat. Sa atin lahat nakatutok yan. No? Kung isa sa alang-alang natin ang kalagayan ni Apostol Pablo, kapansin-pansin po na hindi paglaya mula sa bilangguan ang pangunahing pinagtutuunan niya ng pansin noong panahong yun. Sa halip, ang kanyang layunin ay maparangalan si Kristo. Nakakulong siya, hindi niya iniisip na lumaya siya, kundi ang maparangalan si Kristo. Kung siya ay mabubuhay o mamamatay, hindi ito ang issue. Ang mahalaga sa kanya ay maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Very clear po yung mind ni Apostle Paul. No? Muli, basahin natin ang sinasabi ni Apostle Pablo sa Filipos 1:20-21. Ulitin natin ito. Ang sabi niya, ulitin ko, ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapaya sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng panahon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay o sa kamatayan man. Bakit? Bakit sinabi na po sa Pablo to? Kasi, sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Kung nakaka-relate ka sa message na yan, malaguna ang pag-iisip mo. Kung hindi mo pa naintindihan yan, kailangan mo manatili ng matagal sa church para matuto. Meron pa, Filipos 1:25-26. Ano sabi niya? Dahil dito, natitiyak kung ako'y mabubuhay pa,
at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Ang totoo, si Paul, noong time na ito, gusto niyang mamatay na eh. Gusto niyang iwan na yung buhay na ito eh. Para sa kanya, gusto niya nang mamatay na. Pero, ang pumipigil sa kanya, naalala niya yung mga kapatiran, yung mga hintil na tinuturuan niya. Hindi niya maiwan. Kaya nabanggit niya ito. Natitiyak kung ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy. Yun po yun. Nang may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung siya lang, pwede na siyang mamatay. Pero inaalala niya yung mga tao. Gusto niyang tulungan para lumago sila sa pagkakilala kay Kristo. At ano pa sabi niya? Kung magkagayon, lalo ninyo akong may pagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo. Pero alam naman natin, nung huling bahagi ng buhay niya, nilagot ang kanyang hininga ng mga kaaway ng Ebanghelyo ni Kristo. Pansinin po natin na ang paraan ng pagkakilala natin kay Kristo ay sa pamamagitan ng ating katauhan. No? Ito ay isang komprehensibo at praktikal na konsepto. Comprehensive and practical. No? Nangangahulugan na maaari natin parangalan si Kristo o bigyan ng kahihiyan ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng ating mga pagkilos, pananalita at pag-uugali. Natalakayan ng ating kapatid noong mga nakaraang araw ng Miyerkules. Yung mga attitude natin. No? Kaya dito, binabanggit ko dito yung ating mga pagkilos, pananalita at pag-uugali. Paano mo ginagamit ang iyong mata? Paano mo ginagamit ang iyong tenga? Ang iyong mga labi? Paano mo ginagamit ang iyong mga kamay? Ang iyong paa? Nagagamit mo ba ang mga ito sa kadalisayan o sa kahalayan? Saan mo nagagamit yan? Ang kahulugan ng mabuhay para kay Kristo ay madakila siya sa lahat ng ating mga ginagawa. Lahat. Tama? Pati paa, pati mata, pati kamay, pati tenga, pati labi. Para maparangalan siya. Paano natin siya pararangalan kung hindi natin gagamitin yung mga sangkap na yan? Punta natin yung letter C. To live Christ means to die to selfish desires. To die to selfish desires. How do we do this? Number one, live to serve others. Ang pagdanasan ni Apostol Pablo ay, sabi ko kanina, ay lisanin na ang buhay na ito upang makasama niya si Kristo. Ngunit napagtanto niya na kailangan ng mga taga-Pilipos at ng iba pang mga nasa ministeryo. Kailangan siya. Kaya handa niyang talikuran ang mga hangaring yon upang paglingkuran ng iba alang-alang kay Kristo. Of course, siyempre, ang huling desisyon kung siya ay mabubuhay o mamamatay ay nasa kamay po ng ating Panginoon. Ngunit handa po siyang mabuhay sa paglilingkod kung iyon ang nais ng Panginoon na gawin niya. Si Apostol Pablo, ang naka-fix yung mind niya sa paglilingkod sa Panginoon. Wala na po siyang iniintindi. Hindi na niya iniintindi yung sarili niyang buhay. Naka-focus po siya. Alam kong mahirap gawin yan. Marami sa atin hindi kayang gawin yan. Pero pagka talagang malalim ka na sa Panginoon, alam mo na pagka namatay ka, yung kamatayan mo pakinabang. Alam ko yun. No? Handa siyang mabuhay sa paglilingkod kung yun ang nais ng Panginoon. Ang focus po ni Apostol Pablo ay may dalawang aplikasyon. Tingnan natin. Una, kung hindi ka naglilingkod kay Kristo, kanino ka maglilingkod? Kung hindi ka maglilingkod kay Kristo, kanino ka maglilingkod? Hindi kaya nabubuhay ka lamang para sa sarili mo? Ganun ba ang buhay? May mga taong naniniwala na si Kristo ay narito para paglingkuran sila sa halip na sila ang sumunod at maglingkod kay Kristo.
Iniisip nila na narito ang church upang tugunan yung kanilang mga pangangailangan. Umaalis pagkatapos kapag hindi natugunan ang kanilang pangangailangan at sila ba sinahanap ang mga ito. Magpapalipat-lipat ng church yan. Mali kasi yung layunin niya, yung hangarin niya, malayo. Kaya hindi siya mapirmi sa isang church, palipat-lipat. Sa umagang ito, liliwanagin natin ang lahat. No? Kailangan natin bumalik sa katotohanan ng Biblia. Unawain na tayo ay iniligtas ng Diyos upang maglikod kay Kristo Jesus. Period. Narito tayo upang maglingkod sa Panginoon at paglingkuran ng iba. Kung ang lahat na dumadalo sa church ay may gantong mindset, mga kapatid, uundad ang ating gawain. Ikalawa, ang mamuhay para sa sariling kasiyahan lamang ay salungat sa Biblia. Mabuhay ka lang para sa sarili mo? Salungat po yan. Ang panahon na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay dapat nating pamahalaang mabuti para sa Kanya. Hanapin ang kanyang kaharian at katuwiran. Hanggat binibigyan niya tayo ng kalusugan at lakas, dapat nating itanong, paano kita, Lord, paglilingkuran? Kung pinagyayaman niya tayo, pinakakain niya tayo, pinatutulog niya tayo ng mahimbing, kung di tayo nagkakasakit, hindi ba magandang itanong sa kanya, Lord, paano ako makagaganti sa iyo? Paano kita mapaglilingkuran, Panginoon? Did you happen to ask God that way? Natanong mo ba ang Panginoon, Lord, paano kitang paglilingkuran? Honestly, natanong mo ba sa Panginoon yan, minsan, yung pang malayo ang tingin mo, may iniisip-isip, ganun. Lord, paano kitang paglilingkuran? Dumating na ba sa isip mo yan? Lord, paano ako maglilingkod sa aking kapwa? Basahin natin yung sulat o liham mula kay sa unang Samuel 12:24. Sabi ni ng Diyos Samuel, "Subalit matakot kayo kay Yahweh. Manatili kayong tapat sa kanya. Paglingkuran ninyo siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo." 'Yun. Kaya ka pala makapag-iisip maglingkod sa Panginoon kasi inaalala mo palagi yung mga kabutihang ginawa niya sa iyo. Mula sa pagkabata mo, meron ka bang listahan kung meron man ang mga bagay na mabubuting ginawa ng Diyos sa'yo? Ngayon naging Kristiyano ka ba, may listahan ka ba ng mga bagay na ginawa ng Diyos? Yung mga hiningi mo na sinagot niya, meron ka bang listahan? Eh, paano mo aalalahanin? Eh, katutubo sa atin yung pagiging malilimutin. Ako hindi ko malilimutan yung niligtas niya yung apo ko. Ito, number one, di mo mawala sa isip ko yan. Naunahan pa niya yung, kasi hindi ko makakalimutan paano nung isang araw, nung araw na niligtas ako ng Diyos. Pero ngayon, yun ang top, ngayon naging pangalawa siya. Ang nakita ko sa yung niligtas ng Diyos yung apo ko. Yung apo ko, may dalawang kidney. Okay? Yung isa, hindi gumagana, maliit. Yung isa malaki, pero nahihirapan siyang gumana kasi hindi rin normal. Mga 80% lamang ito, ito wala na. So, hihina nang hihina itong mamamatay ito. Nanalangin kami, nanalangin tayo, nagbigyan ng kidney ang aking apo. Ang ibinigay ng Diyos, may dalawa na siyang kidney, binigyan pa siyang dalawang kidney. Dalawang kidney ang ibinigay sa kanya, kaya apat ang kidney niya ngayon. Anong masasabi mo? Yung binigay pang kidney, bata pa. Hindi galing sa matanda, bata. Kita niyo yun? Paano mo susumahin yung kabutihan ng Diyos? Sige nga, gamitin mo yung matematika. Paano mo susumahin yan? Eh, ba't hindi ka magagalak? Ba't hindi ka natutuwa? Kaya nga, nalampasan niya. Yung kaligtasan binigay niya sa akin, nalampasan doon sa binigay niyang biyaya sa apo ko. Kaya ipagmamalaki ko lagi yon. Ikikwento ko lagi sa tao yan. Ikinararangal kong ibalita sa kanila ang ginawa ng Diyos. Para yung mga tao walang pag-asa,
Maraming kulang sa tao, hindi lang kidney. Misa wala ng kaluluwa. Kailangan nila sa Jesus. Kailangan marinig din ang kabutihan ng Diyos. Yan ang nakakalimutan ng church ngayon. Pagkaraan ng pandemic. Salamat sa Diyos dahil ginawa niyang unti-unting masigla ang church natin. Ginawa niya unti-unting bumalik sa normal ang gawain natin. Ginawa niyang masigla ang church ngayon at tingnan niyo po ang church natin ngayon. Naghihintay ng isang selebrasyon. Selebrasyon na maghahatid ng kapurihan sa kanyang pangalan. Purihin natin siya. Tayo ay binigyan ng kalayaan ng Diyos. May kalayaan gamitin ang ating panahon sa mapagpalang gawain ng Panginoon. Wala siya rito ngayon physically. Tayo yung extension niya. Yung mabubuti niyang gawa, ipinagagawa niya sa atin. Tayo yung inaasahan niya ngayon. Gusto niya makita ang kumikilos tayong lahat. Bawat care group nakikita niya. Masigla. Bawat care group maalab, mainit. Wala na yung mapusyaw. Wala na yun. Masigla. Kinakailangan ibigay natin ang ating panahon sa kanyang gawain. Isaalang-alang natin ang mga gawain at tulungang abutin ng iba na siyang layunin ng ating Panginoon. Basahin din natin ang sinasabi ni Santiago, isang paalala sa atin, sa 1:27. Ang pagiging relihiyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila, sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Meron tayong service na kailangan gawin, hindi lamang sa bahay natin, hindi lamang sa church, sa labas. Meron. Kaya ang ibig sabihin ng mabuhay para kay Kristo ay mamuhay na kaisa niya at siya ang lahat-lahat sa buhay natin. Dakilain siya sa lahat ng ating ginagawa at mamatay sa sarili upang siya, upang paglingkuran siya at ang iba. Yun po ang life purpose. Yun po. Punta tayo sa ikalawang bahagi, no? How do we lead Christ? How do we lead Christ? Nagtitiwala ako na ang tanong nito ay masasagot natin lahat. Nabubuhay tayo para kay Kristo sa pamamagitan ng araw-araw na pagkikisa sa Kanya, sa paghahangad na dakilain siya, sa pamamagitan ng kamatayan ng sarili upang paglingkuran siya. Araw-araw, sabi ni Paul, namamatay tayo. Namamatay tayo sa kasalanan. Araw-araw. No? So how do we live Christ? Letter A, we live Christ by making Him our constant aim. Constant aim. We live Christ by making Him our constant aim. Malinaw ang determinasyon ni Apostol Pablo na mabuhay para kay Kristo. Ipinahayag niya ito sa iba't ibang dako ng magkakaibang termino ngunit sa parehong ideya. At ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 9, verse 23, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Nakita niyo? Nakita niyo yung purpose ng life? Philippians 3:7, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagaan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Marami tayong basura nung araw. Ang dami-dami. Tinapo natin yan, iwinaksin na natin yan, hindi na natin binalikan, sinunog na natin yan. Yan ang ginawa ng Apostol Pablo. Sa Filipos 3:13-14, anong sabi niya? Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Ito nyo? Ang sarap, nakakatindig ng balahibo. Grabe, no? Sino sa inyo na be-bless ngayong umaga? Bless tayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang paglilingkod kay Kristo ang tanging layunin ni Apostol Pablo.
Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, kailangan natin suriin ang ating buhay sa liwanag ng layuning ito. No? Madaling mamuhay para sa mabubuting bagay. Ngunit, hindi sa pinakamahusay na paraan. Pinagpala tayo ng Diyos sa ating mga pamilya, sa kaibigan, sa tahanan, ari-arian, trabaho, at kasiyahan sa paglilibang. Ngunit, kung hindi tayo mag-ingat, kung hindi tayo mag-iingat, ang mga bagay nito ang tanging ikabubuhay natin. So, mabubuhay ka na lang sa ganyan, pag-gayon-gayon, pag-ganyan-ganyan. Yung sa TV, para-paraan. Hindi ang Christian, hindi ganyan, para-paraan. Wala, walang ganyan Christian. Ang nagbibigay ng direksyon ang Diyos. Kaya pag sinabi ng Panginoon, nakakasunod tayo. Ano pa po? Maging yung mga nasa ministry ha, ay maaring mamuhay para sa kanilang ministeryo lamang. Wala na. Pinagmamalaki pa lang may ministry. Ikaw, anong ministry mo? Ha, ako meron din. Ang ministry ko ganito. Yun na lamang ang pinagmamalaki. Yung ministry niya. No? Kailangan din talungin ang ating sarili. Paano ko ang bagay na mahalaga sa akin ay kunin sa akin ng Diyos? Did you ask that question? Sino siya yung tabi? Paano kung yung gustong-gusto ko kunin ng Diyos ngayon? Paano yon? Ah, di ba? May kakayahan po ba ang Diyos na gawin yon? Amen. Meron. Meron po, no? Tiyak, di ba? Tiyak na mahirap po yan. Tulad po ni Job, nawalan, ambawa, paano? Nawalan ako ng anak. Yung kalusugan ko nag-deteriorate. Yung ari-arian ko nawala. Di ba? Malungkot ang buhay pagka ganun. Pero kung nabubuhay ka, tunay na nabubuhay ka para kay Kristo, makakayanan mo ang anumang trahedya at hindi mawawala yung pag-asa sa iyo. Kahit anong mawala. Lahat naman yan, come and go eh. Come and go po yan. Naalala ko yung unang kotse namin. Naalala ko ng araw, unang kotse namin. Kahon na kahon. Yung ano, Harapas ang pangalan nun eh. Gawa ng General Motors. Harapas, kahon na kahon po yun. That was 1970s. No? Eh, ang dami ng kotse dumaan, no? Kasi come and go lang yan eh. Kaya, huwag mo masyado ilagay ang pag-ibig mo sa mga sasakyan, sa magandang bahay, sa magandang asawa, magandang trabaho. Paalala lang, no? Kasi lahat yan, come and go. Yung asawa, mawawala isang araw yan. Iiwanan ka niyan o hihiwalayan ka niyan o mamamatay yan. Ang trabaho, ganun din. Pagka nagkaroon ng retrenchment, wala na. Tapos na. Come and go po yan. Ang mananatili lamang sa buhay natin ay ang Panginoong Hesukristo lamang. Puntahan natin yung letter B. Letter B, we live Christ through prayer and the provisions of the Holy Spirit. No? Kita niyo po yun? Basahin natin yung Colossians 4:3-4. Sabi ni Paul, idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Kasi nakulong siya, hindi naman siya nagnakaw eh. Hindi naman siya nagrebelde eh. Hindi naman siya lumaban sa pamahalaan eh. Nakulong siya kasi pinapahayag niya ang magandang balita, ang tungkol kay Kristo. Purihin ng Diyos. Salamat tayo kahit ipahayag mo si Kristo, hindi ka makukulong dito sa Pilipinas. Ipangaral mo si Kristo, okay lang. Maring maririnig mo lang yan, sabihin na, masyadong mga ano yan, deboto yan, mga deboto-deboto. Okay lang po yun. Hindi ka makukulong. Pero siya, tingnan mo, yung dahilan ng kanyang pagkakabilanggo ay dahil ipinapahayag niya si Kristo. Ito nyo, ang laki ng sakripisyo. Tapos ano sabi pa niya sa verse 4? Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Basahin din natin yung 2 Thessalonians chapter 3, 1 and 2. Mga kapatid, bilang pagtatapos, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at pahalagahan ng lahat tulad ng ginagawa ninyo. Idalangin din ninyo, maligtas kami sa mga taong masasama
at walang kinikilalang Diyos, sapagkat hindi lahat ay may pananampalataya sa Diyos. Ang dami pala natin dapat ipag-pray. Pag-pray natin yung mga namumuno, ang pastor, panalangin natin mga elders, ang mga deacons, ang mga care group leaders, at huwag niyo kakalimutan, ipanalangin ang mga workers natin. Itaas natin ang kanilang pangalan sa Diyos upang sila'y bigyan ng proteksyon at walang anumang bagay na maaaring puminsala sa kanila habang sila'y naglilingkod sa Panginoon. Ang dami natin pagpipray, mga kapatid. Kaya upang mabuhay para kay Kristo, kailangan natin seryosohin ang panalangin. Gayun din, nanalangin din si Apostol Pablo sa tulong ng Espiritu. Hiningi niya, Epeso 1:19, ay ang pag-asang muli akong makalaya o makakalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo. Marami pa akong gusto sabihin, pero because we have a very limited time, kayaan nyo. Dapat tayong lumakad ayon sa Espiritu ng Diyos araw-araw. Umasa sa kanyang kalakasan. No? Pansinin na para kay Apostol Pablo, ang patuloy na mabuhay o mamatay ay hindi isang pagpili sa pagitan ng dalawa. Hindi niya tinitingnan ang buhay na may pagsubok na dapat tiisin, no? Na ang kamatayan ay mahirap, ngunit mapagpalaya. Sa halip, itinuring niya ang buhay bilang isang patuloy na kagalakan kasama ni Kristo at ang kamatayan bilang isang malaking kagalakan. Dahil makikita niya si Kristo ng harapan at makakasama niya ng walang hanggan. Maganda yung pangarap niya. Sana ganun din ako. Sana talagang maging 100% na siya. No? Alam ko yun eh. Kasi alam ko, mamamatay din naman ako eh. Hindi lang natin alam kung kailan, pero darating yan. Darating yan. No? Sana makatulad natin. Kahit si Pablo man lang, Apostol Pablo man lang. Kaya mapalad po ang isang Kristiyano, nasa atin po yung best of both worlds. Mamimili ka lang kung anong gusto mo. Pag nasa sanlibutan ka, magagawa mo yung mga bagay na maka-Diyos kahit sa sanlibutan ka. At kung nasa Panginoon ka, the best na po yun. No? Kahit na tayo ay nagdurusa ngayon, maraming problema, meron tayong Kristo na magpapalakas, aalalay, aaliw at magpapasigla sa buhay natin. Hindi nawawala yan. Maraming mga kapatid ito, alam ko may mga problema kayo, pero ano po ang nararamdaman nyo sa tuwing tayo nananalangin, sa tuwing tayo po ay kinakounsel, hindi po ba nagbibigay ito ng lakas sa atin at ng pag-asa na mabuhay pa ng may pagtsatsaga at pagtitiwala sa Diyos. Kailangan po yan, no? So, siguradong maghahatid ito ng kalungkutan para doon sa mga maiiwan, no ha? Mamimiss nila ang kanilang mga mahal sa buhay na sumama na kay Kristo. Ngunit may pangako po ang Diyos sa atin, mga kapatid. Sapagkat ang nagtitiwala sa Panginoon ay may pangako sa kanyang mga minamahal. At kung tutunghayan po natin ang sinabi ng Apostol Pablo sa kanyang mensahe, no? Sa mga taga-Tesalonica, babasahin ko ito muna, parang ito yung last na scripture ngayong umaga para ma-refresh lang kayo. 1 Thessalonians 4:14 to 17. Dahil naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Naniniwala po ba tayo doon? Ito ang katuroan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayo mga nabubuhay pa, tayo mga natitira pa, hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauna sa mga patay na. Sa araw na yon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo ng mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapan kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Amen. Di ba? Ang dami kong dapat ipagsaya sa araw na to. Oh, sobrang bless ang puso ko. Nakakatuwa talaga ang ginagawa ng Panginoon. Alam niyo, pag naalala ko po yung pandemic, lungkot na lungkot ako. Hindi niyo lang nakikita yung buhay ko nung pandemic eh. Naghahanda po ako ng message pagka Sunday.
Uupo ako sa may lamesa. Andun yung aking laptop. May camera. Nagsasalita ako mag-isa, walang audience. Para lang may mapanood kayo. Ano yun ba yun? Naka-t-shirt ako ng maganda, may kulay. Pero ang totoo, naka-short lang ako. Diba? Hindi naman nyo kita eh, diba? Tingnan mo ngayon. Pag-upo mo, naka-short lang pala. Oh. Pinagsasagaan ko, maganda ng mensahe. Para lang may mapanood kayo pagkalinggo. Hindi ako papayag na kasi pandemic, tapos na. No! Hindi ako papayag. Kailangan merong message ang Lord. Kahit sa gitna ng hirap, kahit na wala nang tumutubong halaman sa lupa, kahit natuyo na, kahit nag-crack pa ang lupa, meron ang Diyos, ang tubig na pumupuno sa sanlibutang ito. Hindi niya papayagan yung mga anak niya. No? So kung hinahangad natin mabuhay para kay Kristo, ang kamatayan po ay nagiging pakinabang dahil makakasama natin siya ng habang buhay and we lose nothing. No? Sa akin po pagtatapos, may mga ilang tatanong lang ako. Saan mo gusto mapunta? Honestly, saan mo gusto mapunta pag namatay ka? Kung gusto mong mapunta sa langit, kailangan mo isaalang-alang ang tanong na, para kanino ka nabubuhay? Ikaw, para kanino ka nabubuhay ngayon? Nabubuhay ka ba dahil sa pera? Tingnan mo. Nabubuhay ka ba dahil sa tagumpay? Kaligayahan? Kasiyahan? Ano, dahil maganda ang panahon? Pamilya? Nabubuhay ka lang para sa sarili mo? Kung ang sagot ng tao ay alinman sa mga binasa ko, mga kapatid, kahila-hilakbot ang kamatayang darating sa kanya. Wala dyan ang sagot, mga kapatid. Hindi yan pakinabang. Ngunit kung kasama natin si Kristo, masasabi natin po ng buong katapatan na nagsuri tayo mabuti ng buhay. Para sa atin, ang mabuhay ay kay Kristo. Kung gayon, masasabi natin ng buong pagtitiwala, ang mamatay ay pakinabang. Purihin natin ang Panginoon. Tumayo po tayo lahat, tayo po yung manalangin. Ama, punong-puno po ng kagalakan ng puso ko sa umagang ito. Nagagalak kami sapagkat ibinalik mo, Panginoon, ang mga masisiglang araw. Ang nakalulungkot na kahapon, ang pandemic, na halos sumira ng aming pananampalataya, nagatid sa amin ang panghihina, pandulumo, at marami ang nag-isip na tumalikod na. Pero magandang pagkakataon itong nagdaan sa buhay namin sapagkat nasubok mo kung sino ang mga tunay mong mga anak. Narito sila ngayong umaga. Sila yung mga taong natakot noon, nag-alala, ngunit hindi nawala ng pag-asa. At ngayon, nabumalik na po sa normal ang lahat-lahat, Panginoon. Malaya na kami magpuri, malaya na kami sumamba, malaya na kaming manawagan, lumapit at humingi ng tulong sa iyo. Lahat po to ay malaya na namin magagawa sa panahong ito. Ibinalik mo rin ang kaalaban ng mga kapatid sa kanilang pakikiisa kay Kristo. Ibinalik mo rin ang sigla ng bawat care group, Panginoon. And today, you are preparing your people. Itong paghahanda na ginagawa namin, Panginoon, ay para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Hindi kami nag-celebrate para lamang kumain, para lamang pumalakpak at sumigaw. Mag-celebrate kami sapagkat for 32 years, sinamahan mo kami sa aming lakad, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan, at ang iyong espiritu ay kapiling namin maging sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos. Ama, ano pa nga ang masasabi namin kundi dapat kaming makiisa sa iyong anak na si Kristo. Patuloy kaming manalangin, patuloy kaming tumawag sapagkat napakahalaga ng mga huling panahong ito na huwag kaming mawalay sa pakikiisa sa iyong anak na si Kristo. Maraming salamat, karapat-dapat kang sa aming mga papuri.
karapat-dapat ligtas. Sa iyo ang karangalan at ang pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan na siyang bumuhay sa ating Panginoong Jesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ng Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. At ang lahat ng pinagpala ay sumigaw ng malakas na. Amen. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Pagpatihan po tayong lahat.